sa inyo ni Manuel de Dios. Ano pong opinion niyo ukol rito? Wala siyang prueba kahit ano pang sabihin niya. Hindi ako nagbebenta ng mga armas at hindi ako mamamatay tao. Make sure na hindi ako madadamay sa Senate inquiry na yan. Totoo ba yung sinasabi ni Manuel de Dios sa Senate hearing kanina? Alam mo naman na puro pambibintang lahat yan. Una si Ana, ngayon naman si Manuel. Please, please call the nurse. I'm in pain. Sanders, sinakripisyon ni Mang Melchor yung sarili niya. Nasabi niya sa mga tao lahat ng ginagawa ni Salvador. Ito yung paraan ni Mang Melchor para humingi ng tawad. Kaya kung ako sa'yo, tumulo ka na lang sa akin. Katulad ng ginawa ni tate, ni Manuel, sumuko na siya at sinabi niya lahat ng nalalaman niya. Hindi mo lang pala kabit si Miranda. Partner in crime mo pa siya? Eh, paano mo nagagawa to sa pamilya natin? Eh, iyan ang gusto nila mangyari. Magkasira-sira tayo eh. Imposibleng nagkataon lang lahat ng pagkikita natin. At kilala mo pa kung sino ang nagsalita laban kay Paninong. Pinaglalaroan mo lang ba ulit ako? Totoo ba ang sinasabi ni na Paninong na espiya ka lang? Suko mo na yung posisyon mo. I won't give up my position. Ano, salita lang naman ang Manuel yung pinangahawakan ninyo. Mahirap ang lumaban ng magisa, Salvador. Unti-unti nang gumuguho ang lahat ng pinaghirapan ko. Hindi ako papayag na dito magtatapos ang lahat. Tumanda kayo. First day at work? Nervous, pero okay lang yan. Sa mga panahon ganito lang naaalala ko na yung mga bagay na nawala sa akin. I'm sure you'll do fine. Oo naman. Alam ko naman na lahat babalik sa akin eh. Tsaka alam mo naman paano magtrabaho, di ba? Naalala mo paano ko talagaan. Bago ka na talaga. Paano mo nasabi? Wala, you're just different now. May mga bagay pa rin naman binabago. Tulad na? Ah, ayos tayo in 30 minutes. Make sure you're ready. Abe, gagawin din nila yung ginawa nila kay Missy at sa tatay ni Ana. Alam mo, iba rin itong mga taga-suporta ni Salvador eh, no? Uto-uto rin. Kita mo, nasa harap na nila yung mga ebidensya kung ano-ano pa mga sinasabi nila. Ginawa ito ni Tayan para makabawi. Nakanganib ang buhay niya sa mga ginawa niya ito. Tatay M? Ate naman! Sa tingin mo, sapat na yung ginawa niya? Kulang pa nga yan sa lahat ng buhay na kinitil niya. Kung talaga nagsisisi siya, dapat lang na magsakripisyo siya. Sa senaryo na to, sabihin natin may bali ang binti ng pasyente. Kapag ganun, hindi pwedeng magalaw ang binti. Pwede tayong gumamit ng splint para ma-secure yung binti. Kung wala naman kayong splint, pwede kayong gumamit ng kahit na anong matigas na bagay gaya ng mga to. Kawayan, prapresong kahoy. Pagkatapos nun, ilalagay nyo lang sa magkabilang side ng binti ng pasyente. Pwede kang gumamit ng bandage para itali yung affected area. Pero kung wala naman kayong bandage, pwede kahit na anong tali na pwede nyong ma-provide. Prapresong tela, pwede na yun. Kapag naman yung may baling binti ng pasyente may sugat, pwede nyong lagyan ng gasa yung sugat para tumigil ang pagdurugo. Pero tatandaan nyo, huwag lalagay ng pressure dahil may bali ang pasyente. Iba naman ang usapan kapag walang bali ang pasyente dahil doon pwedeng lagay ng pressure ang mismong sugat para tumigil ang pagdurugo. Sa wala rin namang bali, pwede nyo i-elevate gamit ito o kahit na anong bagay na makikita nyo pwedeng ipang-elevate ng paa para mas matulungan tumigil ang pagdurugo ng binti ng pasyente. Ituturo sa inyo ni Lynn. Tandaan mo, hawak na ng mga pulis ang cellphone mo. Sa tingin mo ba, hahayaan ka lang nila? Kilala mo si Salvador. Kung tuso ka, mas tuso siya. Kahit anong idahilan mo, hindi ka niya papatawarin. Kailangan ko lang makaalis dito. Kailangan kong mautakan ng mga to.
Maraming salamat po sa pagpunta nyo dito sa amin. Wala yun. Malayo po kasi kami sa bayan. Malaking tulong po sa amin ang turo niyong first aid. Alam nyo, kapag kayo po ang nagtuturo, nakukuha po agad namin. Nako, salamat. Sana huwag niyong kakalimutan yun na para magamit ninyo. Kung may mga kakilala pa kayo, papuntahin niyo para maturuan din natin. Ay, oo, sige po. Sige po. Sige. Maraming salamat. Maraming salamat po. Salamat ulit. Thank you din po. Tulong yan. Ayaw mong umamin eh. Anong gagawin natin? Gaalagaan natin dito? Sige na. Pag-isip-sip na ako. Tama kayo. Dalhin niyo na si Presinto. Tutulong ka? Oo. Nakapagpasya na ako. Hindi ko na kahit ang magsasalita na ako. Bakit naman biglang nabago ang isip? Nakapag-isip-isip na nga ako eh. Mukha namang ilalaglag na nila ako eh. Isa pa, wala naman akong mapupuntahan, lalo pa ngayong pabagsak na sa Salvador. Mas mabuti pa, umami na lang ako. Mukha namang may punto yung sinasabi niya. Sigurado ka dyan sa sinasabi mo, ha? Yes, Doc. Hello, Miss Samantha. Hello, Gigi. Where's my husband? I'm on my way to meet him. Nandiyan ba siya sa opisina? Miss Samantha, hindi ko po kasi pwedeng sabihin sa inyo kung nasan po siya. Mahigpit na bilin po kasi niya sa akin. Gigi, ako ang asawa ng boss mo. Kaya kung anong iuutos ko sa'yo, susundin mo. Pero Miss Samantha, mawawalan po kasi ako ng trabaho. Ah, ganun ba? Listen, Gigi. If you don't want me to make the rest of your pathetic life a living hell, you better tell me where my husband is right now. Nandito po kami sa project po niya sa San Ildefonso po. Miss Anna, tubig po. Salamat. Miss G, si Gael. Ay, kausap lang po niya yung mga barangay captains. Gusto niyo po ba siya makausap? Hindi na. Okay lang. Salamat. Sige po. Excuse me. Alam ko may epekto pa rin ako sa'yo, Gael. Kailangan kitang mapaikot sa mga kamay ko. Malalaman ko lahat ng kailangan ko malaman. At unti-unti ko na mapapabagsak ang mga Del Mundo. Hindi ko alam kung anong binabalak mo at bakit ka lumalapit sa akin, Anna. Pero hindi na coincidence ng pagkikita natin. Kung may natutunan man ako sa'yo, it's to never underestimate you. May motibo ka. May plano ka. Aalamin ko kung ano yun. Hindi mo na ako maiisahan. Kapag na-miss mo, pwedeng balikan. Pwedeng panoorin ang videos at playlists na gusto mo. Like, comment, at ishare ang videos kasama ng lumalaki nating pamilya sa online world. Kahit kailan, kahit saan pa, forever tayong kapamilya. Kapamilya Online Live!